Pamanang medalyon ni Canole. Horror story. Yah! Labas dyan, Donny. Labas! Napakayabang mo kanina sa inuman. Hinahamon mo ko na ipakita ko pagiging aswang ko. Ano na? Labas! Isama mo na yung asawa mong buntes! At ako makikinabang sa inyo! Donny, sino ba yun? Yung kainuman ko. Doon kila paring paing. Sino ba kasi yun? Bakit ano bang kasalanan mo sa kanya? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Lumabas ka na dyan, Donny. Di ba, merong kang pinagmamalaking. May kaibigan kang albularyo. Bakit hindi mo siya tawagin ngayon, ha? Bakit hindi mo sabihin? Nasa bingit ng kamatayan ang buhay mo ngayon. Grabe ang takot ni Donny at ang kanyang asawa dahil pinagbabantaan sila ng lalaking aswang na kainuman niya kila paring paeng kani-kanina lang. Nagkahamunan kasi roon hanggang sa nauwi sa suntukan at nagbanta ang lalaking yun na kapag uwi ni Donny, siya naman ang dapat nabugbugin. At hindi lang bugbog, gusto ng lalaking yun na kainin pati ang dinadalang anak ng kanyang asawa. Umalis ka na! Patawad sa mga nagawa ko! Sigaw ni Donny. Hindi ako aalis! Hindi! Mayabang ka eh! Tignan natin ngayon ang yabang mo. Kanina dun sa inuman, hindi lang ako nakaporma. Pero ngayon, akin ka, Donny, at ang asawa't anak mo. Buong magdamag na inikot-ikutan sila noon sa bahay nila. Pero hindi naman magawang pumasok ng lalaking aswang. Pagsikat ng araw, inaya ni Donny ang kanyang asawa at kailangan nilang sumulat. Makalipas ang tatlong araw, bit-bit na ni mensahero yung sulat ni Donny. Bossing! Wala yata si boss ah. Boss! Bossing! Sulat! Hehey! Nauuwa ko, bossing ah. Lakas ng hangover ko. Walang yellow rito. Ay, boss! Magandang umaga po. May sulat para kay paring Donny from Mindanao. Ha, basahin mo. Parang awa mo na po. Alam kong hindi tayo masyadong magkakilala. Nakilala lang po kita nang minsang may gamutin ka rito sa amin. Kung inyo pong natatandaan, ako po yung inosenteng lumapit sa inyo na humihingi ng medalyon kasi dito po kami nakatira. Nandito po kami sa gitna ng kagubatan. Parang awa nyo na po. Hindi ko po hinihiling na puntahan nyo ako rito. Sana ibigyan nyo man lang ako ng medalyon pang proteksyon. Eh boss, sino ba yung sumulat sa'yo na yan? Parang kapal-kapal lang mukha manghingi ng medalyon ah. Si Donny. Naalala ko na. Tama siya ngayong makulit na bata. Pero ilang taon na rin ang lumipas. Halos 5 na. Tsaka di naman sa gubat nakatira yung batang yun. Pero ayon sa sulat, eh para bang takot na takot siya. Eh boss, puntaan mo na lang. Eh baka kasi napaano na, di ba? Oo, sige, sige. Buong maghapon lang ang biyahe ni Canole at narating niya na yung bahay nila Donny. Nung una nahirapan pa siyang hanapin yun dahil dati-rati hindi naman doon nakatira sila Donny. Lumipat lang siya sa kagubatan dahil ito lang ang siyang tanging pwede nilang pagtayuan ng bahay at ito lang ang pamana sa kanya ng kanyang yumaong na ina at ama. Donny! Donny! Hoy Donny, may tao sa labas! Nang sumilip si Donny, nakita niyang si Canole ang naroroon. Canole! Ay, maraming salamat po! Hindi ko po akalain natutugunan niyo ang sulat ko! Ayos lang yun. Huwag kang umiyak. Oh, napano ka? Ah, teka. May asawa ka na pala? Opo. Pasok po kayo. Puro iyak ang sinapit ni Donny
habang kinukwento ang nakakatakot niyang karanasan. Donnie, huwag ka magalala. Abangan natin yan. Inabangan nga ni Canole sa loob ng isang linggo yung nananakot sa kanila na aswang. Pero hindi ito nagparamdam. Ani mo yung may nalalaman ng aswang na yun na naroroon si Canole kaya't hindi ito nagpakita. Donnie, sige ganito. Eto tal, isang linggo na ako rito, di naman nagpapakita yung sinasabi mo. Iiwanan kita ng medalyon. Ha? Kailangan. Araw-araw, pakakainin mo ng dasal. Meron niyang gabay. At kung sakaling muli mong makaharap yung halimaw na yun, tawagin mo lang yung gabay niya. Ganito yung pangalan. Hindi na po natin sasabihin sa inyo ang pangalan ng gabay. Donnie, sumasakit yung tiyan ko. Ha? Naku, paano ba yan? Gabing-gabi. Kung kailan namang nakaalis si Canole, tsaka naman maatake yung tiyan mo. Akala ni Donnie at ng kanyang asawa na simpleng pagsakit lang ng tiyan ang nararamdaman noon. Pero ang hindi nila alam, yung aswang pala ay nasa bubong na ng kanilang tahanan at nagkataong hindi suot ni Donnie yung ibinigay na medalyon sa kanya. Aakayin niya na sana ang kanyang asawa palabas nang biglang rinig na rinig nilang may tumalon sa lupa na nagmula sa bubungan. May tao yata. Sandali, nasa na ba yung medalyon ko? Agad na isinuot ni Donnie yung medalyon. Ramdam niya yung init. Ayon kasi kay Canole na kapag mainit ang medalyon, ibig sabihin naroroon ang kumakalaban sa kanya. Kung sino ka mang demonyo ka, hindi na ako matatakot sa iyo. Kung ikaw man yung aswang na nagbabanta sa amin, pwes, lalabasin kita. Hindi na ako natatakot sa iyo. Lumabas si Donnie, bitbit ang kanyang napakatalas na bolo na pinangkakatay niya ng baboy. Ikaw na naman, wala ka talagang kasawa sa awa ano? At bakit naman ako magsasawa? Hindi ba't meron akong pangako sa'yo? At ang pangako kong yun, kailanman ay hindi mapapako. Napakayabang mo! Nung mga nakaraang gabi, nandito yung albularyong binabanggit ko. Pero hindi ka nagparamdam kasi takot ka, di ba? Takot ka! Nasan? Nasan ay albularyo na yon? Nasan? Wala naman ah! Mayabang ka, hindi siya dumating! Ang sabihin mo takot ka! Takot kang matanggalan ng ulo! Heh! Ako? Matatakot! Imposible yon. Eh kung ipapakita mo nga sa akin ang albularyong yon, eh baka mamaya eh... Baka ano? Baka magtatakbo ka? Alam kong takot ka sa kanya! Pero ngayong wala na siya, ako ang harapin mo. Kayang-kaya na kita ngayon. Pinagtataga ni Donnie ang aswang. Pero kahit na anong gawin niya, hindi man lang tumatalab sa aswang na yun yung talim ng kanyang bolo. Hanggang tawa na lang ang binabalik sa kanya ng aswang. At maya-maya pa'y sinabing, "O ano? Pagod ka na ba? Sabihin mo lang, minibigyan lang kita ng pagkakataon. Yan naman kasi ang hirap sa iyo eh. Ha? Magpapapunta ka dito ng albularyo tapos hindi mo ako susugurin sa bahay? Eh alam mo naman sana ang bahay ko, Donnie. Ngayon, humanda ka, Donnie. Dudukutin ko yung puso mo." Lumabas na ang napakatalas na kuko ng aswang at akmang dudukutin nito ng malapitan yung puso ni Donnie, pero nadakma niya yung medalyon na ibinigay ni Canole. Nang dahil doon, nabitawan niya ito at nagtatakbo tapos sinisigaw yung salitang, "Mainit!" Sigaw noon, tawa ng tawa si Donnie at ang kanyang asawa. Wala na pala siya, natakot? Natakot nga. Kalain mo, napaso pala siya. Maya-maya pa, pumasok na sila sa loob.
dahil hindi na nagparamdam ang aswang. Bandang alas 12 ng gabi, may tumatawag na naman. Boses ito ni Canole, pero hindi agad lumabas si Donnie ni hindi niya man lang nagawang silipin dahil nga sa lugar na yon ay maraming nanggagaya ng boses at hindi rin siya basta sumasagot dahil meron siyang paniniwala na kapag sinagot mo ang tawag sa labas ng taong hindi mo kilala o baka naman kasi nila lang yon, mababawasan ng isang araw ang buhay mo. Donnie, ako ito, si Canole. Ah, alam kong gising ka pa. Labas dyan, sige na. Huy, si Canole daw nandyan. Baka hindi si Canole yun. Eh, baka may nanggagaya na naman. Eh, di huwag kang sasagot. Donnie, alam ko gising ka pa. Naririnig ko yung pinag-uusapan nyo. Nang makumpirma na si Canole ang nasa labas, dito pa lamang nagbukas ng pintuan si Donnie. Canole, pasensya na po, nag-iingat lang. Kaya matagal kami magbukas. Ayos lang yun, Donnie. Ayos lang. Eh, akala ko po, umalis na kayo. Hindi, hindi pa ako umalis. Ang totoo niyan, meron akong kapanalig malapit dito eh. Tsaka, nakita ko kung paano nagtatakbo yung aswang. Magaling, Donnie. Magaling yung ginawa mo. Eh, wala pa naman po akong ginagawa, Canole. Hinawakan lang niya yung medalyong ko eh. Tapos napaso siya. Parang batang tumakbo po. Pagkatapos nilang mag-usap ay muling nagpaalam si Canole dahil yun na raw ang mismong araw ng pag-uwi niya. Madaling araw na kasi ng mga oras na yun. Donnie, tandaan mo, yung hawak mo ay lumalabas ang gabay kung sakaling nasa bingit ka na ng kamatayan. Yung mismong pagkain niya ng dasal ay nakatatak na sa harap at likod niya. At kung kulang pa yan, eto, kumpletohin na natin. Para saan po ito? Yan ang pagkain niya. Hindi mo siya pwedeng pabayaan. Parang tao, hindi pwedeng hindi kakain sa loob ng isang araw, di ba? Ganon din sila. At kapag hindi mo sila napakain, eh baka magtampo yan. Sige na, alis na ako ha. Eh Canole, madilim pa po. Eh dito muna kayo. Hindi na, maliwanag naman yung paningin ko sa paligid. Matapang si Canole na lumabas sa kagubatan. Dahil hindi naman madilim ang tingin niya. Maliwanag yun at parabang katanghalian. May nasalubong si Canole na isang malaking mama. Nakahubad yun at merong dalang itak. Alam niya sa kanyang sarili na ang taong yon ay inosyente. Sa madaling sabi, hindi siya aswang. Ganon paman, nagngangalit sa galit ang taong yon. At nang makita nun si Canole, nagsalita ito ng, "Dito ho ba ang daan? Saan ho? Pupunta ako kila Donnie." "Uy, bakit? Anong gagawin mo kila Donnie?" "Pupunta ako doon. May nakapagsabi sa akin na sinisiraan niya raw ako." "Ibigan, laki mong tao, nagagalit ka sa mga paninirang wala namang katuturan. Ibigan kung ako sa iyo, umuwi ka na." "Bitawan mo ako! Pag hindi mo ako binitawan, sa iyo ko ibabaling ang galit ko." "Teka nga sandali, ba't ba nagagalit ka ng ganyan? Ay laki-laki mong mama eh, may dala ka pang gulok. Kung galit ka, ayun, labanan mo ng kamay-kamay. Hindi yung may ganyan, bakla lang ang humahawak ng itak. Lalo na kung kapwa-tao mo lang din ang kakalabanin mo." "Ah ganun, talagang sinusubukan mo ko." Sa galit ng mamang yun, inundayan niya ng tatlong sunod. Nataga si Canole sa ulo at sa balikat, pero madali siyang nakakalihis. Bandang huli, pinagbigyan na siya ni Canole na patamaan siya sa katawan. Pero nagulat ang mama dahil tumalbog lang ang talim noon sa katawan ni Canole. Tapos medyo nasaktan pa ang baraso ng mama. "Oh, ano nangyari? Tumalbog?" "Brad, siguro naman ngayon, alam mo na kung ano kaya kong gawin. Si Donnie, kilala ko siya. Doon ako nang galing. Ganito yan ano,
Makinig ka sa akin. Walang mangyayari kung maniniwala ka sa mga naninira. Ganun lang yung kasimple. Alam mo, ang nagagawa ng mga taong naninira, yan yung mga walang bilib sa sarili. Anong sabi mo? Hindi kita maintindihan. Di lilinawin natin. Ang mga nagagawa ng taong naninira, ano na nga ang tawag doon? Ganito na lang. Yung mga taong naninira, yan yung mga taong walang bilib sa sarili. Tapos, mas ikinasasaya nila kapag nakapanira sila ng iba. Pero tignan mo na may sarili nila. Ano, may pagbabago ba? At ang gusto lang ng mga yan, pag-awayin kayo ng kung sino. Ang labo mo magsalita. Napakapangit mo magpayo. Ganun ba? Gusto mo ng malinaw? Yung mas makahulugan? Hindi na. Wala akong pakialam sa'yo. Dediretso na ako kay Donnie. Hindi pumayag si Canole na magderetso ang mamangyon papunta kila Donnie, kaya't hinawakan niya ang baraso noon. Napasigaw pa nga ang mama dahil sa sobrang higpit ng paghawak ni Canole ay halos pakiramdam niya mapuputol ang kanyang baraso. Hindi ka nga pwedeng pumunta roon. Di mo siya pwedeng saktan. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako, sabi. Hindi. Hindi kita bibitawan. At kapag nagpumilit ka pa, isang hakbang mapaputol na yung baraso mo hanggang dyan sa balikat. Kaya ko yung gawin. Maya-maya pa, narinig ni Canole ang boses ni Donnie. Humahangos ito tapos meron ding isang tinig na sumusunod sa kanya. Sige, habulin mo ako. Dito tayo maglaban. Nandyan na ako, Donnie. Nandyan na ako. Teka, si Donnie yun ah. Nang marinig naman yon ng mama, natuwa pa siya dahil akala niya'y yung taong humahabol kay Donnie ay may dalang panaga. Tatagain niya ta si Donnie. Mapanood nga. Sinundan ni Canole at nung mama si Donnie habang hinahabol ng aswang, hanggang sa sila'y napunta sa parabang napakaliit na batya. Yung tipong parang itlugan ng palaka. Naroroon si Donnie at hindi siya makaalis, habang yung humahabol sa kanya ay papalapit na ng papalapit at nagwiwika ng Patay ka na, Donnie. Nashoot ka sa itlugan ng palaka. Alam mo bang ang palakang yan mas matindi pa sa pagtatali ng lubid sa katawan kapag nadikit ka dyan? Ano? Aalis ka ba? Hindi ka na makakaalis dyan. Akmang susugurin na ng lalaking yon si Donnie nang hawakan ni Donnie ang kanyang medalyon. Napatras tuloy ang aswang. Tapos, yung pagkakadikit niya sa itlugan ng palaka ay parabang wala lang. Unti-unting umaahon si Donnie. Hawak-hawak nito ang medalyon. Sa bandang itaas ni Donnie, napatingin yung aswang na humahabol sa kanya. Sino yan? Sino yan? Hindi! Anong problema? Hindi ba't papatayin mo ko? Corner mo na ako eh. Halika na, huwag ka nang matakot. Patayin mo ko kung kaya mo. Hindi sumugod sa kanya ang lalaki, bagkos si Donnie na ang lumapit sa kanya. Agad niyang inundayan sa sikmura yung lalaking aswang at agad itong tumilapon. Isang tira lang doon ni Donnie, halos hindi na ito makabangon. Donnie, anong ginawa mo sa tao? Donnie! Oo, ikaw pala paring Paing. Nandiyan ka pala kanina pa? Oo. Teka, ito yung nagpaparating sa akin ng mali eh. Ha? Anong ibig mo sabihin? Halika nga. Ikaw pala yung nagsasabi ng mali. Sabihin mo ngayon, totoo ba yung sinasabi ni Donnie? Hindi totoo yun. Gawa-gawa ko lang yun. Ganun pala. Gawa-gawa mo lang pala yun. Nagalit si Paring Paing.
dahilan kung bakit hinampas niya ng tatlong ulit sa lupa ang aswang. Dugo-dugo na ang mukha nun pero hindi pa rin siya nilulubayan ni Paeng. Yan ang dapat sa iyo. Pinag-aaway mo pa kaming dalawa ni Paring Donnie. Hindi naman pala totoo yung mga sinasabi mo. Habang ganon ang ginagawa ni Paeng, si Canoli naman ay nakasalpak sa lupa habang naninigarilyo. Pinababayaan lang niyang bugbugin ang aswang na walang kalaban-laban ng mga oras na yon. Kahit na iba na ang itsura niya, hindi natatakot si Donnie sa kanya, tapos si Paeng, kaya't pinagtulungan nila ito. Maya-maya pa inawat na sila ni Canoli at sinabing, "Tama na yan, wawa na may tao." "Hindi, ito ang dahilan eh kung bakit muntik kami mag-away ni Paring Donnie." "Ika nga pare, ano bang sinasabi nito?" "Eh ang sinasabi sa akin nito pare, yung asawa ko daw, inaahas mo daw pare." "Ano?" "Napakagaling mag-imbento. Puro imbento ang alam, wala namang patunay." "Pare, sige na. Tuluyan mo na yan, kakilala rin natin yan eh. Total, maraming nagagalit yan. Patay mo na yan." "Teka nga, nasan ba'y itak ko?" "Yung itak mo ba, nandun, kung saan tayo nagkita kanina." Agad na kinuha ni Paeng yung itak niya kung saan sila nagkita ni Canoli. Pero pagbalik niya, nakabangon na ang lalaki. "Halika rito, dapat na sa iyong tigpasin," sabi pa ni Paeng. Akmang hahatawin pa ni Paeng ng kanyang bolo ang lalaking aswang nang pigilan siya ni Canoli. "Teka, bakit? Bakit mo ako pinipigilan?" "Pagbigyan nyo na, hayaan nyo nga buhay. Ang taong naninira ay may pag-asa pang magbago. At kung hindi siya magbabago, eh problema niya na yun. Walang gamot sa paninira. Walang gamot sa inggit. Hayaan mong yan ang ikamatay niya. Maraming ganyan sa mundo. Pero napapahanga ako rito. Maninira lang para mapag-away yung tao dahil nga galit siya kay Donnie. At ikaw naman, ba't naman ganun ang ginagawa mo? Aswang ka eh. Akala ko sa mga simpleng tao lang merong ganun. Meron din pala sa inyo." "Wala ka ng pakialam doon. Bakit nakaharang ka dyan? Bakit hindi mo hayaan na tagain nila akong dalawa?" "Hindi. Hindi mangyayari yun. Kasi alam mo, habang ako'y nakatayo sa harapan mo, hindi ako papayag na may mamamatay na tao. Kaibigan, huwag mo akong hawakan." "Kaibigan, makinig ka sa akin. Alam kong magbabago ka pa. At yung paninira mo, baguhin mo. Yan ang ikamamatay mo. Hindi lang iisa ang araw, marami pa. Makakatagpo ka rin ng papatay sa iyo. Pasalamat ka ngayon nandito ako eh. Dahil kung wala ako malamang, pinatay ka na ng dalawang to." "Leche!" "Sino?" "Wala." Pinayagan na ni Donnie at ni Paeng na makaalis yun. Pero humingi naman ito ng tawad. Donnie, halika, may sasabihin ako sa iyo. Nakalimutan ko pala. Yung medalyon na ibinigay ko sa iyo, maaaring makapanggamot ka niyan. Bibigyan kita ng libreta. Ito maliit lang to, aralin mo ha. Tapos, dito sa lugar niyo, meron ako nakitang kuhanan ng halamang gamot. Alam mo ron sa bandang itaas, yung merong isang malaking tipak ng bato, tapos tinubuan din ng isang malaking kabuti. Sa ibaba nun, halamang gamot yung mga tumutubo dun." "Talaga po?" "Oo." "Sige na, alis na ako. At saka, teka nga, ang gulo ng utak ko. Ba't ba kasi?" Ipinaliwanag na sa kanya ng maayos ni Canoli ang lahat. Kaya't heto, sa kasalukuyan, si Donnie ay naging isang tanyag na manggagamot sa kanilang probinsya. Katulad din ni Canoli, hindi siya naniningil ng kung sino mang taong matutulungan niya ng kanyang panggagamot. Hindi lang yon ang naging tangan ni Donnie, nagkaroon na rin siya ng kung ano-ano pang mutya dahil ito ay natutunan niya kay Canoli. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tapos na po ang kwento. Maraming salamat po sa sumusubaybay sa atin kahit na short story lang po ito. Bukas po magabang po tayo ng panibagong kwento. Maraming salamat po at mag-iingat po kayo palagi. Good night!